Ayan, isang magandang araw muli sa atin mga kababayan, mga kasulid. Sa araw na ito, ayan, mayroon na naman tayong reaction ng video. Patungkol nga po ito sa ating napanood kagabi sa isang live ni Brothers Travelers. Mga kababayan, no, dito ay napakinggan natin na talagang sobra talagang nadidepress si DJ Bantag. At sabi nga niya na gusto niyang muntik na siya nga or baka magpakamatay na siya. Kaya lang mga kababayan, mga kasulid, dahil po sa inyo at pag napatapos niyo itong video na to, kung ikaw ay supporter ni DJ Bantag, ay magiging proud ka po talaga mamaya mga kababayan. Bakit kanyo? Mamaya mga kababayan. Papasukin po muna natin ang ating maikling intro bago tayo pag-usapan 'yan. Mga kababayan, no, sa mga ngayon pa lang nakabisita dito sa ating channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, mag-subscribe, pindutin niyo po ang notification bell all, paki-share na rin po nitong video na to kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat po sa inyo. At yan pong paraful na yan mga kababayan to support General Bantag, mamaya po natin tatalakayin sa dulo na po ng ating video. Pero ngayon po mga kababayan, pasok na po tayo at alamin na po natin kung ano po ang ating sinasabi kanina. Mga kababayan, kung ating mapapansin, ano, si General Bantag talaga ay alam naman po natin na talagang tinatambakan po siya ng napakaraming samot-saring kaso. At bilang isang tao, talagang masakit, mabigat sa loob po ito, no, mga kababayan. Mabuti na lang po at kahit papaano, nandyan po tayo. Nakikitayo po ako dahil isa po rin ako sa sumusuporta kay General Bantag. Ngayon nga po mga kababayan, panoorin po natin ito kung ano po ang kanyang sinabi kagabi sa live ni Brothers Travelers, ang ating kaibigan. At dito, mapapansin po natin kung sino po, saan po siya humuhugot ng lakas. Mga kababayan, puntahan na po natin ang video. Panoorin natin ito. General na. Ayan. Ako na si civilian. Ayan po. Marami po nag-request. Gusto po kayong umahati ito po kayo. Malungkot ako. Pero yung ano, yung nahanap natin. Malungkot ako pero kunwari lang nyo. Pero tutuwa ako dahil dyan kayo palagi. Katutuwa lang. Tol. Kung walang public support po, tang inang wala na. Ano moral na ako noon? Baka magpapakat, ano, magpakamatay na ako, putang ina. Buti po, pero sasama ko si Buboy eh. Paano ako magpapakamatay? Oh, ano? Hindi magpasabog akong granada. Grabe. Kasama sarili ko. Ay, ganun. Ayan nga mga kababayan, ang maikling clips na nakita natin at napanood natin kagabi dito nga sa live ni Brothers Travelers, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ito nga po ay mararamdaman po natin kung ano po ang sinasabi, kung saan po ang pinanggagalingan ni General Bantag. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman bilang mga taga-suporta na talagang alam po natin na kung kasuhan si General Bantag nilang katapang ay mukhang 30 na yata, mayat maya, may nauhukay at may ikinakaso. So talagang kung ordinaryo ka lang, kung wala ka talagang pinaghuhugutan at wala kang moral support na natatanggap sa taong bayan, ay at nasabi nga ni General Bantag yung pananalitang hindi kaaya-aya na yan. Na? Bagamat ganun mga kababayan, ay nagpapasalamat din siya dahil nararamdaman niya tayo. Dahil sa atin, dahil sa moral support natin sa kanya, ay patuloy siyang lumalaban at patuloy siyang naninindigan. Para dagdagan niyan mga kababayan, ako po ay gumawa rin ako ng sarili kong interview naman. Ito naman po mismo galing kay Attorney Rocky Balisong. Isa po sa mapagkakatiwalaang abogado ni General Bantag dito nga sa kanyang mga kaso. At isa rin yan sa aking curious, no, kung ano nga ba ang nararamdaman ni General Bantag. Kung kaya't hindi na po ako nag-atubili na itinanong ko po ito kay Attorney Rocky Balisong nung kami ay nagkita ng personal. Dito nga po ito sa isang restaurant. Panoorin po natin mga kababayan ang video na to at dagdag po ito na maaari ikakaproud po natin ng mga supporters. Bakit kamo? Alamin natin dito sa video. Panoorin po natin. Ayan mga kababayan ang video na atin nakuha. Kasama ko pa rin dyan si Tol Brothers Traveler at saka si kaibigang Chris Olo, si kapatid na Chris Olo. Bali tatlo kami dyan. Nandito lang
lang sa banda sa likod. Dito nga po mga kababayan sa tagpong ito, hindi ko po pinalagpas ang aking pagtatanong at curiosity. Malamang baka katulad din sa inyo, parehas tayo, na curious tayo kung anong ang ginagawa ni General Bantag ngayon. Gusto ba natin makumusta? Sa pamamagitan ni Attorney, mararamdaman at makikita at malalaman natin. Ano nga ba ang sinabi ni Attorney Rocky Balisong? Panoorin po natin ang video mga kababayan. Sa lahat ng mga viewers natin sa Pilipinas, sa Chris Olo, sa Brothers Travelers, lahat ng mga viewers ng mga kaibigan nating mga vloggers katulad nila, ay binabati ko po kayo ng magandang araw at sana po ipagpatuloy natin ang ating samahan at pagsuporta kay Director General Bantag at sa aming mga ilang lawyers. Sana po ay huwag po kayong magsasawa na ibigay ang suporta sa amin, lalo na sa prayers, kasi yun ang talagang sandata natin. We only have God as our refuge, sabi ko nga. At siyempre ang lakas ng loob namin ay nanggagaling sa inyo dahil sa suporta ninyo. Alam po ninyo, eh, lagi namin binabasa yung mga comments yung sa mga vlogs ng mga kaibigan natin na to. At napakaganda yung presence nila at sila mismo ang nagsasabi ng katotohanan. At nandyan po kayo na sumusuporta, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kikita ko po, kahit madaling araw, tinitingnan ko siyempre magkaiba yung time zone natin. Pero tinitingnan po namin yung mga messages ninyo, mga suporta ninyo, pati po si DJ Bantag, lagi niyang binabasa, pero hindi po kami makapag-react masyado sa inyong lahat. So pasensya na kung hindi kami nakakapag-react sa mga messages ninyo, mga reactions ninyo, mga comments ninyo, pero rest assured na binabasa po namin at kami nagpapasalamat sa inyo lahat. Last words na lang ako nito. Doon naman sa mga nakakamiss kay DJ Bantag, just ano lang clarification, kumusta na po siya ngayon? Kumusta ang aura, ang mood niya ngayon? At ano ba ang nararamdaman niya sa ating mga vloggers at sa kanyang mga supporters? Around the world. Well, gaya ng sinabi ko kanina, unang-una, si General Bantag, eh, guwapo pa rin, okay mag-alala. Guwapo pa rin siya at lagi siyang inaalagaan ng kanyang kapamilya at yung asawa niya. So, kailangan guwapo siya lagi. Pangalawa, hindi po siya ganong napapahala dahil po sa presensya ng suporta nating lahat sa kanya. Lalo-lalo sa inyo, ng mga viewers, lalo na sa mga vloggers. At natin siyang nagpapasalamat. Alam po yan ni Chris Olo, saka si Brother Dan, si Brother Travelers, na pumunta mismo sa Baguio at nakasalamuhan si DJ Bantag. At nakita nila kung anong pagkatao niya, paano siya lumaban, ano yung saloobin niya. At lagi siyang nagpapasalamat sa inyo mga vloggers. Lahat kayo na sumusuporta sa kanya, lalo na kayong mga netizens na nakaantabay at lagi sumusuporta sa kanya. Sa ngalan po ni DJ Bantag, maraming salamat sa inyo lahat. Mga OFW na nakikipag po yan? Yes, of course. Alam po yan. Yung mga OFW na yan, talagang nakikita mo yung mga comments nila, talagang diehard sila na sumusuporta. Ilang diehard? Kidikilig pa. Yes. Nagpapasalamat po si DJ Bantag. Kasama niya po kami ng kanyang mga abogado. Nagpapasalamat sa inyo lahat. At sana po, huwag tayong magsawa na suportahan ang cause ni DJ Bantag at ipagkasan niyo po rin kami na mga abogado niya, lalong-lalo na ngayon at marami kaming trips na natatanggap. Thank you. Ayun nga mga kababayan, mga kasulid, napanood natin. Kasama pa ako doon at si Chris Olo at Brothers Traveler. Ayan po mga kababayan, no? Kitang-kita naman ang pagiging organic nating mga supporters. At dahil dito, ramdam ni General Bantag po ito mga kababayan. Makikita naman natin sa ating ginawang panayam kay Attorney. Sinabi nga ni Attorney na talagang dito ay binabasa nga po ni General Bantag. Kaya po mga kaubayan, sa ganitong pagkakataon po, mahalaga po ang inyong mga comments. Kaya kung alam po ninyo na isa po kayong supporter at naniniwala po kayo na si General Bantag ay inosente at wala pong kasalanan sa mga binibintang sa kanya, i-comment nyo po dyan sa baba mga kababayan. Malamang binabasa or babasahin din ito ni General Bantag. At makadagdag po kayo ng magiging inspirasyon sa kanya mga kababayan. Sabi ko nga, katulad naming mga vloggers at sa inyong mga supporters, pero parehas tayo mga supporters. At ang mga OFW na mga nagpupuyat po yan mga kababayan para lang po makasupport kay General Bantag at sa aming mga vloggers na nagpapahatid, naghahatid ng mga balita patungkol nga rito kay General Bantag, sapagkat nakikita naman natin mga kababayan na dihadong-dihado si General Bantag pagdating sa mga social medias or mainstream
media. Kumbaga na umaasa lang si General Bantag sa katulad natin na mga volunteer vlogger, na ibig sabihin literal pag sinabing volunteer without pay. Ang amin lang po dito, ang aming pinaglalaban ay ang aming prinsipyo na kailanman ay hindi kami pwedeng bayaran, sapagkat mas matibay po, mas malakas pong lumaban ang taong may prinsipyong ipinaglalaban. Dahil nga po dyan, tayo po ay sumuport ng walang pag-aalinlangan dito kay General Bantag, sapagkat nakikita naman po natin sa puntong ito na mukhang talagang dihado siya sa labanan at mukhang may pang-aapi or naaapi siya dito sa ganitong punto. Pero bagamat yan, ay marami sa kanyang mga akusasyon, ito naman ay nananatili na inosente ang tao until proven guilty. Yan naman po ay accordance to the law or sa ating batas. Ayan nga po mga kababayan, at tunghayan natin kung ano po ang buod ng damdamin ni General Bantag sa pamamagitan nitong dalawang video na to. Naway sana magsilbi itong inspirasyon nyo rin, no? Inspirasyon din ni General Bantag, inspirasyon namin mga vloggers, at inspirasyon nyo rin mga supporters. Dahil si General Bantag, lahat pala tayo ay pinagkukuhanan niya ng kanyang lakas ng kalooban. Ayan nga po mga kababayan. So sa mga nabitin po mga kababayan, at lalo na nga ngayon, alam na ninyo, narinig ninyo mismo kay General Bantag at kay Attorney Balisong na binabasa niya. So ano pang hinantay ninyo? I-comment nyo po dyan sa baba ang lahat ng gusto nyo sabihin patungkol nga rito kay General Bantag. At tiyak malamang sa malamang mababasa niya po ito. Ayan po mga kababayan. Dako na po tayo rito sa ating ipinopromote. Una mga kababayan, disclaimer, no, ano, hindi po ako bayad or wala pong bayad dito. Ito po ay kusa. Ako po ang nagtanong kung paano ako makakatulong dito para maipromote itong paraful nga po na ito, na ticket na to. Mga kababayan, ang bayad po pala nito, ang bayad po nito ay halagang 2,000 pesos. Ngayon, yung 2,000 pesos na yun mga kababayan, malaking tulong po yan, sapagkat nga po ay makakatulong kayo sa pamamagitan ng, sa pamamagitan nito, makakatulong kayo kay General Bantag. Dahil sa pagkakaalam ko, 30% yata dito ay mapupunta sa gastusin legal para kay DG Bantag. At yung iba po, ayan po yung mga beneficiaries. Pero bukod dyan sa mga beneficiaries at mga katulong, ang pinaka-importante po dito mga kababayan ay kay General Bantag. Bukod dyan mga kababayan, nga pala unahin ko na ito ha. Ito po, dito po kayo mag-send sa number na yan, no? Kay Ma'am Virginia Mangawit. Si Ma'am Virginia Mangawit po, ayan. Ito po yung GCash number niya. Dito po kayo tumawag para malaman po ninyo at ipaliwanag po sa inyo kung ano po yung mga dapat ninyong malaman patungkol nga po dito sa islat. Kahit nasa ibang bansa po kayo, kahit na nasaan man kayong party sa buong mundo, pwede po kayong makabili at makabayad po nito at maka-avail po nito. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan, mga kasulid. Hanggang sa susunod natin mga gagawing reaction, mga video, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at lalong-lalo na pag-support ninyo kay General Bantag. At walang sawa rin pong pag-support at panonood at pag-share, pag-like, pag-subscribe sa aming mga Bantag vloggers. Huwag po sana kayong magsawa at sana po nalangin po namin sa Diyos na lagi po kayong nasa maayos na kalooban, nasa maayos na kalagayan. Maraming salamat po sa Diyos. Ito muli si BMR Channel. Pansamantala, magpapaalam at magbabalik po tayo sa susunod na mga araw kung loloobin ng Panginoon. Bye-bye po!